Good morning, Singapore. Good morning, Philippines. Tagal ako hinahanap ni Ate. Ni Ate Bit. Dito na po ako sa Singapore. Nakalabas ko lang sa immigration. Nakakuha ko lang ng gamit ko. Nag-CR talaga ako kasi punong-puno yung chan ko galing sa may Pilipinas. Iniwan ko sila dito sa may Kapihan. Anay! Kala mo na-flash na ako sa CR. As in talaga, ano talaga yung chan ko? Masama. Okay lang. Okay lang na ano. Tiyan ko lang masama. Kala ko kasi din ako makaano. Kala ko din mo na ako makalusot. Kasi ilang tanong na nila sa akin. Basta ano lang, ayos lang. Mm-mm. Ay, hindi kayo nagkape. Ako lang. Takbak lang kami kaon. Ay, hala. Ay, hala. Dito si Ate Angga, si Nanay Beth. Ayan, si Nanay Beth. Sugar. Ah. Yung brown sugar. Ay, ganun. Pero equal sugar. Ito mas maganda. Mm. Yung equal na lang kami. Mm-hmm. Tapos ito yung... May toy ako. Ayan. Si Sir Ed pupunta sa ano? Sa doon sa... Hotel. Baliw. Ah, doon pa rin ba ako sa Baliw Hotel sa dati? Oo. Doon pa rin sa dati ko. Inalisa na to nung nakaraan. Kasi yung quality. Mm. Ah, prias lang kung saan ako nung nakaraan. Hindi maganda. Sabi ko nga, ala... Hindi, sabi ko balister talaga to ah. Sabi ko balister talaga. Parehas. Ayun talaga. Doon pa rin. May event po tayo this coming Sunday. Ito po yung nag-invite sa akin, si Madam Angga, para sa event natin na dito sa... summer event. Bikini. Taong kanay? Ha? Ay, Diyos ko. Anay, kanon ko? Ano ko? Ah, tinapay. Kaon ka tinapay. Ano yun? Kaon ka kanay. Ay, unga. Hindi ko dala stand. Ano na tayo? Ay, Diyos ko. Ay, anuin mo na yan at malamig na yung kape mo. Diyos ko, yung binataba ka po. Yung binataba. Wala man surong na ko. Nagapula, wala nang makuha mo. Nakain. Alang tinapay mo. Tinapay. Wow. Kayong dalawa. Ano para daw tinapay kape. Ari ka magal. ito daw binago na daw kasi. Ito yung kape. Ay, ito tinapay. Ito yung kape. Oo. Masarap na. Garlic. Oo, oh, garlic. Sige na. Ito yung na lang. Mga tinatala na ituto. Mamaya na. Ah, mamaya na. Kaon ka, anay. Kaon ka muna. Kaon ka muna. Kaon na ka, anay. Kaya nga, anay talaga yung pakain sa akin. Kan kamutun mo na, okay lang yan. Oo. Kung kamut ka, mas maayo. Para ma-feel mo gin. Alam mo yun, di ba? Singapore Airlines yung sinakyan ko. Di ba parang sa gina, may tatlo, apat, tatlo. Oo. Dito ako sa agit na. Ano? Naipit baba, ka? Naipit. Ulo-laway talaga ako, ate. Hindi nga. Hindi siya ako nakatabi na Singaporean na babae. Yung eyebags mo, mawa ka. Ano siya? Mabait naman. Kasi kinagising nga ako ng ano, hindi ako kumain. Hindi ako nakakain. Kasi ba may pagkain? Oo, nalipasan ka? Hindi, ano, ginagising ako, sabi ko ganun na lang. Kasi pag intindi niya, wag na lang. Eh, hindi, wala naman talaga akong gana eh. Kasi nagulat ako ng pagising niya. Tulog na tulog ako. Ano oras siya nagising? Pababa na. Pag akyat ko doon. Wala ka talagang alam. Wala na akong alam. Hindi ko nga alam na makyat na eh. Hindi ko rin alam. Kung bumabaan na natin, gumanam na. Doon na rin ako nagising. Nagising ka na, Singapore na. Singapore na rin. Ay wow, ang sarap naman ng tulog. Naginising din ako nung ano nga. Nung katabi mo rin. Katabi ko nga. Pero tulog pa rin ako ulit. Naka-sunglass kasi ako. Bahala na. Hindi nila alam tulog ka hindi. Hindi na ako kumain. Ano lang naman yung pagkain nila? Breakfast. Ano? Oh, breakfast lang. Hindi, nakita ko kasi katabi ko ano eh, pansit. Ano dish ba yan? Parang sa tanghon. Tapos prutas. Dapat po ng prutas ka. Kaso lang tulog ka eh. Tulog, wala akong gana talaga. Tulog yung diwa ko eh. Ganun ako pag nabiglang nagising. Yung parang... Yung espiritu mo nagtalbog. Inumin mo na. Ah, inumin ko na ba? Alam ko, lugayon ko lang. Grabe ka naman eh. Ano yung lugayon lang hasta maghaplo. Ayun, ganun, lugayon lang ang lugayon. Grabe to, lugayon. Masa mainit ha? Kaya. Cappuccino. Ayun, kumain.
Yan din kinain namin ni Ate Bit. Siguro nung bago ka dumating, wala pang 10 minutos. Kasi nakita na namin na lumalabas na yung mga tao. Kaya pumunta na kami doon. Dito kami kanina nakaupong dalawa. Dito talaga. Kitang-kita kaya yung ano mo yung belt mo doon. Tapos nakita ko, Ate, siguro... Nakita yung belt? Yung bag. Ako kita, ako kilala ko namin yan. Ay, nandiyan na siya! So, yan, kinala ko yung baggage nun ka. Sabi ko, bakit? Sabi ko. Sabi niya, kilala ko yun, tapos pagkalabas ng bag mo, ayun na ga, oh, yung may rainbow na belt. Yung sa kanya yan eh. Kaya pala kilala niya. Kilala niya. Oo, oh, maganda to eh. Kumbaga, sipsing. Eh, sikat, bubuka. May lock yan eh. May lock. At bubuka man siya. Hindi siya po, basta-basta. Hindi basta-basta ibubuka. Eh, ano oras ako pumunta ng airport? 2:30 ako nagising. Yes, ay mas maaga pa yung... Sila? Kailangan mo rest. Eh, sino nag-atid sa'yo? Wala na humatid sa akin. Kala ko yatid kang Tuto. Ah, wala na. Alas 12 umuwi na sila. Maalaw na rin. Nakiglip ako ng isang oras eh. Bago ako naligo. Okay. So, may atid ka namin sa hotel. Magpahinga ka muna. Tapos, tulog ka. Mamayang gabi, saka tayo kakain. Si Ate Pearly siguro nag-alala sa'yo. Okay. Tumaputi naman doon sa may ano? Yung sa may... Hello, Sis Pearly. Sa may tawag doon, sa Pilipinas, wala namang problema. Ay, wala. Ay, ang passport ko kasi... May tatak na. Ano yan dati? Nasa Taiwan. Taiwan kasi ako nagpa-renew. Diba? Nagpa-renew ako sa Taiwan dati. Kaya lumabas dyan, pinitingnan kasi ng mga officer dyan yung pangalan mo, tapos yung saan na-issue yung passport una. Kahit hindi nila tinitingnan yung tatak sa likod. Kaya, patulungin niya, hindi ka na babalik sa Taiwan. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi po. Tagal, isang taon na po akong OFW. Sabi niya ganun. Tsaka niya titingnan yung mga tatak. Ah, okay. So, ano gawin sa Singapore? Sabi ko, may event na nag-invite sa atin. Sabi sa sabi niya, ilang araw? Sabi ko, 3 days lang naman. Mali ako? 4 days ba pala ako? 4 days. 4 days ba pala ako? Paano yan? 3 nights. Oo, tapos doon din kanina, may papel din na na-fill upan. Oo, sa 3 days din yung sinabi ko. Okay lang yun. Okay lang yun? Kasi 1 month naman yung tatak mo sa passport. Passport eh. Ah, okay. Passport mo 1 month. May tatak niyan siya. 14 days lang yata. Ako din. Kasi sabi mo 3 days ka naman. Okay na yan, sabihin mo 3 days, pag 3 days. Hindi, 1 month yan, kahit tingnan mo. Hindi, mayroon yan. Pero kung minsan. Ano, minsan, titingnan nila yung ticket mo. Sa ticket at saka sa may booking ng hotel mo. Hindi na nila tinignan yung mga booking ng hotel mo? Wala na. Wala nang tanong-tanong yun sa akin. Yung dito? Wala. Sabi ko eh. Ano lang yan? Pag kung ba preparation lang ito talaga? Wala na yung booking. Yan kasi lang out ka na dito. Pagkatapos, hindi once na pumasok ka dito Singapore, anywhere ka na bansa, pasok ka. Kasi kaya itong Singapore. Pagkatapos kasi, may distrikto, no? Pagkatapos kasi, alam nila na hindi ka tumatagal dito. Hmm. Kumbaga, pagkasabi mo na yung ticket mo, yun lang yung pagka dapa, ano, lumalabas, umu-wait lang agad. Kasi yung hinigpitan ng nila, yung pupunta dito, sabihin na 1 week, pagkatapos 1 month pala, yun, mahirapan ka na mapasok. Kasi alam nila may ginagawa kang mga part-time or whatever na. Ayun lang. Oo. Pero kung ganyan na. Pero kung ganyan na mga 3 weeks, mga 2 days, mga 3 days, 4 days, wala. Kahit 1 week ka, okay lang yun. Makita din yan sa ticket at saka sa hotel. Kaya wala ka na problema, in and out ka, hindi mo kailangan dito. Tapos nung last 2 weeks, nandito ka eh. Wala na nga. So October, may nagtatanong sa akin. Anong gawin? Ako sa tayo. Event din yun. Sasayaw ka rin. Event yun. Ito lang muna. Parang pagod din ako ate. Tinga ka muna. Nakapagod. October pa naman yun. Okay, Jay. Risk ka muna. Risk ka muna. Matagal pa. Nakapagod yung magbiyahe. Pagod. Kasi tulad nito event yung pinupuntahan ko eh. Tapos yung sa may Macau. Oo. Event din. Puro event. Nakakapagod. Kapagod ate. Kasi sabihin mong isang araw lang event. Pero isang linggo kung pinaghandaan. Oo. Tama. Kasi sobrang ano, di, kasi kung pupunta naman ako Macau, di ko na rin enjoy maggala-gala. Kasi event yung pinunta mo, tapos yung utak mo, pa-uwi ka na, yung gagawin mo naman, yung trabaho ka. Parang ganun. Tapos umulan pa ng malakas doon. Ano ka nakapasyal ng maigit mo? Wala. Di ba nagkaroon siya ng problema sa throat niya? Grabe siguro, hiyaw mo doon. Ay, hindi rin. Ano siguro? Sa klima. Sa klima. Na malamig kasi doon. Na galing sa masyadong mainit, diretso pa sa ano. Sa malamig. Hindi nag-taxi ka lang kanina galing ano? Hindi taxi. Hindi pag madaling araw kasi pag ganyan na alauna, alas 2, wala ganong traffic. 15 minutes lang sa airport na ako galing Cubao.
Grabe, bilis. Bilis. Walang traffic eh. Huwag ka lang mabiyahe talaga ng ganitong oras, oras ay. O kaya mga alas 4 ng umaga, wag grabe na yung traffic. Yung traffic na yun. Pero pag mga alas 2, alas 3, okay pa. Tuloy-tuloy yung biyahe. Binayaran ko sa taxi, wala pang 300 eh. Ay, mas mura lang. Mas mura. Kasi diretso kasi. Diretso. Hmm. Pero pag ano, pag... Ah, dyan, nasa 500-600. Ayan. Pag nag-grab tayo ate, saan yun? Dito lang yan. Dito yata. Kung saan ang location natin. Pero kung mayroon naman dyan, ano naman tayo? Mag-taxi na lang sa baba. Doon sa departure, no? Mm-hmm. Yung taxista nasa departure area eh. Doon sa baba. Oo. Oh. Kanina pagpasok namin. Hindi, mayroon din dito. Tinitingnan namin yung, ano mo, yung aeroplano. Ah, sabi namin, confirm. Hindi, para nakaano. Sabi ko, ate, hindi pa ako nakaalmusal. Sabi niya, tara, kain mo na. Pagkatapos namin, ate, landed na. Ay, tara na, nandiyan na siya. Pagkatapos namin kumain, landed na ate. Ah, bilis namin dalawa pumila doon. Diba, masarap yung bread? Pero madami silang pasayro. Ang dami? Siro dyan sa 300. Marami yun. Oo, kasi malaki kasi yung Singapore Airlines. Oo, malaki. Malaki yun. Kasi parang 3-4-3 yun eh, yung rows nila. Oo, oo. Sa gitna yung 4-3. Oh, tama. Kaya parang feel mo na sa bahay ka lang, no? Mm-mm. Kasi mayroon silang mga headset. Kumot. May kumot, may unan. Oo. May feeling ko sa bahay lang. Kaya yung kumot nila amoy kilo-kilo eh, hindi ko lang ginamit. Ah, akala ko bago. Hindi. May plastic. Hindi ko alam bakit luma yun. Dapat naka-plastic. Dapat naka-plastic. Yung bago lang, headset. Headset. Para sa monitor doon. Headset. Tapos, yung unan, para naka, wala rin plastic. May mga amoy. Sorry ah. Sorry. Ayun, light pack. Hindi, baka wala na silang time kanina, so... Baka siguro dire-diretso yun ang travel, kaya wala silang kasi extra. Kasi baka first flight yun eh. Ah. Oo, oh, first flight niya. Wala na silang time. Patakaran kasi nila, mga lalaki yung mga crew nila halos, no? Mm-hmm. Yung Singapore Airlines, tapos China Airlines. Nakasakay na kong China Airlines, para parehas yung patakaran nila. Lalaki din yung mga crew nila. Ganon din kalaki yung aeroplano. Philippine Airlines may babae. Philippine Airlines may babae. Bira lang lalaki sa crew nila. Pero pag international yung kagaya nun, pag once na mga punta na sila ng mga team, 18 hours yung mga flight nila, karamihan may babae sila. Mm-hmm. Kailangan talaga ng babae kasi pambagaan na yun, te. Tulad nung sa akin kasi. Tulad nung sa Cebu Pacific, di ba may girlfriend ako doon. Ang dami mo naman girlfriend, ano ba yan? Support ka na lang na girlfriend lang, lang yun, hindi na girl. Pero din niya alam na girlfriend ko siya. Ay, nakatalikod kasi. Oo, nakatalikod. Pero ayan, minsan bawal... nakaharap yun, yung umuwi ka, nakaharap yun. Ay, oo. Oh, nag-hype pa nga yun sa akin. Oo, na ganyan pa nga. Sabi ko, alam niya siguro, ito namin yung video sa nilig. Baka mamaya yung mga Chinese na nakita mo doon sa may quality hotel, ah, sa... Balyo. Sa Balyo Hotel, baka nandun na naman. Nandito na naman. Ay, oo nga. Kasi doon pa rin ako. Busog na ako, pero sayang. Ha? Kainin mo kasi mamaya matulog ka. Oo. Oh, nga, kayang mata mo, ay, gusto na. May eye bags. May ano, naglagom. Oo. Makita oh, nga. Nag-iitim talaga to? Oo. Hindi, ah, pero mas... Nag-itim kay tulang ka sa tulog. Mm-hmm. Tulog ka mamaya. Ah, oo. Ang buke gali kong maadlawan, nagkakuan, naga... Gold. Nagalay ng kolor yan. Kung hindi sa gali madlawan. Maadlawan daw. Suga yan ba? Sige, ti adlaw mo naghapon. Ah, mas lalo na siguro sa adlaw, siguro. Okay, ti sa gato, aras sa dalom, sa sagwa mo nung paalay ng kolor. Okay, outdoor siya. Tingin ko ay ating bit nga nag-itom na inabuke ya. Tingin ko din, hindi. Ah, itong japon. Hindi kayo pagkakita ko sa dos, imo to sa sagwa daw ang book mo, lain. Ano okay. To, Abi? Sobrang liwanag yun. Oo. May araw. Alas 5, may araw pa kasi yun eh. Hmm. Ginasinagan sa adlaw. Hmm. Nagkakaong kita din na may mga kuroda sa Singapore Airlines na babae. Ang ilan na balaan nga uniform daw malong. Oo, tumalong. Ayun nga. Ila, yung sila lang na ang pinakalain sa tanan nga amon ang colors ang ila ng uniform iba niya mga plain tanan ila batik-batik wala ta malong gani
nakakanto ka na sa SG Jewels pagkapit nyo dito? Pagka po, abot mo dito isang gindala ka sa Singfield? Nakaagi sa... Sa airport, Jewel? Sa Jewel, ano nila? Sa mga... Ay, hindi. Mas maganda pumunta dyan sa gabi. Sangit pag sa araw. Sinabi yun ni Sir Arnel, pero busy kasi. Ay, di ba mamaya after ng ano, ng... May time ka mamayang gabi? Eh, bakit? Wala ba akong time? Hindi, punta tayo dito. O, dahil sabi nanay mo, punta muna tayo daw dyan. Tayo lang. Tayo lang, oo. Tayo lang naman? Oo. Sama kayo? Sama kayo, dali. Baka si Rodilin, kaso lang si Rodilin. Sasama sana yun, magsundo. Mm. Madaling araw, tinawagan akong gagawan ka ng garland. Eh, di nilagyan ko na lang ng ano. Pero dasig mo si Inday mag-reply. Link ko ba, ako ng number ni DJB? Oo, sing ko kay Ate Bit ngayon, anay kay Rodilin ang number niya, kay Ludanta. Ah, dasig man siya, ara ko. Ang SIM card mong kinpasaya. Oo. May ano ka dagay na? May tissue din ang tissue mo. Ano ba? Ito sana yan. Ara ko? Adamo sina. Ang pala mo gusto mo magkuha na mo? Matala, tagid ko. Dawa bala sa nudlan. Grabe yung iyo. Kwa ko yung tatu karoon. Ma, ano to? Ay, may mga ano mo na sa galayo. May mga pagkaon nito, salad-salad. Pero hindi ko na yung magkaon. Ay, hindi. Kapinsan mo yan. Sa tanan niya, hindi ko gusto ang mga ayam mo ng mga klaseng pagkaon. Nagkakaon ka lang, ulo-ulod, blaw. Pero masarap yan, ga. Umputa. Salad. Mabugnaw. Oh, mabugnaw kasi. Tapos, ginasa may ubo. Tapos mabugnaw, tapos ang kaon, ng kaon mo, raw pa. Si Sir Ed, nagtawag, mangkot mong kagawa ka na. Ay, maanog ito sa matabog, ito sa Sakoli, sa May Bali Hotel. Sabi nila, babalik daw sila dito sa may Singapore daw. Dito nila magtrabaho sa Singapore kasi lagi daw ako dito. Sabi nila sa comment. Saka sabi nyo muna yung labis. Naka-ready na yung pambalot mo ate sa pansan. Naka-ready na daw yung? Pa-design yung? Yung ay, no, natagli si Maris dito eh. Yung? Hindi natin si Ate Maris. Ito na o! Oh, ah, dito na lang karo. Pandisalma lang? Ay, hindi ah. Ang araw pa ginatag. May araw pa gidiban? Baka ano ko pandisal lang? Lalaki ito eh. Gitsulod mo di sa sulod? Oo, oh, araw na may lalaki. Dato ano lang, mga lovers, mga tigang mo. Tigang daw kayo. Ay, excuse me ah. Magpapaputok ako malapit. O sige na, alis na kami. Babay na. Tara na. Okay. Okay. Bye bye na muna. Bye bye. Bye bye. Baboy. Oh, bye bye na. Bye bye na. Bye bye. Oo, okay lang. Kaya. Yun. Oh, anak ko ba? Oh, anak ko, Diyos. Uy! Gani. Ano, bigat niya na. Akin na yung laptop, te. Akin na. Akin na, mabigat yung laptop. Sigurado ka? Mm-mm, naman. Kaya ko na. Pagkabitaw na, eh. Pagkabitaw. Ah? Ha? Yung anak ko kasi baka mahulog yung anak ko. Hmm, kawawa naman ko. Sabihin mo lang nakong ngayon pag gutom ka. Saan tayo mamaya ate? Sabi mo? Diyan sa J-Will. Akala ko yung J-Will na sinasabi niyo kanina si ate J-Will. Sabi ko kung ginala ba kayo ni ng St. Phil kay ate J-Will. Ay! Ayaw pasyaman dito. Yun nga, oh, nalala ko pala may J-Will dito na pasyaman. Hindi, ako hindi yung SG Jewel, ako hindi yung airport Jewel. Airport Jewel. Ay, taxi, dito ka mo. Ayun, no? Ay. Yung anak ko.
punta kami ng hotel. Ay, punta na naman kami ng hotel. Yung anak ko, iyan yung anak ko. Kawawa yung anak ko. Ako kung nagkape siya, hindi. Dapat di siya mawalay sa akin. Ganyan lang. Sakit tingin ng mga tao sa akin. Sabihin ng mga yan. May hangin. Malikot yung camera, guys. Para maramdaman nyo, naramdaman ko every time natatawag kayo sa akin na ginagalaw nyo ang cellphone ninyo na malikot, masakit sa mata. Ngayon, gantihan na lang din yung mangyayari. Ngayon, ako na may giganti sa inyo. Ngayon, si Ate Angga, nagdala ng ating bag. Si Nanay Beth, nagdala ng aking mga brief. Ano? Gantihan na lang. Nakaganti na ako sa inyo. Ramdaman nyo ang aking naramdaman. Pag tumahawag kayong nililikot-likot nyo ang kamera nyo, na malaking monitor pa yung nasa harap ko, yung cellphone lang, oh, nahilo nga kayo. Yung sa akin pa kayang computer monitor dyan eh. Pag ginalaw nyo yung cellphone nyo, ano pakiramdam nyo? Ay, sorry. Taxi na kayo. Okay. Regular. Ayun na. Taxi. Good morning. Akin ate. Siya na. Ha? Ako na. Ang ano mo i... Yeah. Ah, bigat. Bigat yun? Ang isa pa, no? Sige lang. Bigat yun, te. Baka mapindot kasi yung live ko eh. Saglit lang. Namamaputol. Ayun. Ay, yung bata na nalaglag. Ayun. Okay na? Okay. Diyan na. Sige. Ha? Ay! Mali pala yun. Sa left side pala yung ano, no? Nakakalimutan ko na naman. Dito kasi guys, ano, sa Hong Kong, Singapore, left side po kasi. Left-sided sila. Value Hotel. Ayung driver. Value dollar. The opposite of the quality hotel only. Oh, okay. Puro kaliwa, di ba? Yung Hong Kong at Singapore, kaliwa talaga yung sasakyan. Kanina bago ako kanina. Dito pala ikot. Okay, punta na kami lang. Tawagan mo muna, baka nag-antay yun saan. Tumawag sa'yo. Masakit sa muna. Hello? We are on the way there already. We're inside the taxi. Yeah. Nak, seatbelt na. Ay, oo nga pala. Ano sabi ito eh? Kasi ang isa ka masugat sa imo kung wala ko na-fly ko sa kalungan rin sa airport. Lapit lang to te, no? 15 minutes. Ah, 30 minutes pala, no? Meron. Kahit walang traffic, no? Kaya nga eh, sa Pilipinas, kaya basta kahit naka-stop yan, basta walang tao. Dito may camera kasi. Kaya nga. Pag nag-flash talaga yun. Pag once nga yung bring mo ang lights nila, may nag-flash ang daw kilat.
tapos ka fine ka na son. Hindi lang fine, minus git sa minus git sa ano, points mo. Points mo. Sa driver, sa license. Medyo maigpit ngayon Pilipinas. Election pala bukas, sa Lunes. Kaya nga pumunta ako sa Pilipinas kasi ng Monday. Sabi nila, huwag na ate kasi open naman pala siyang nag-ano tapos online vlogger. Hindi mo na kailangan. Ang importante, may booking siya ng ticket at saka yung hotel. Sabi niya. Sabi ko, Pilipinas. Last kasi nandito eh. Eh din, Singapore. Sabi nila, going to... Hotel. Sa, taxi kami. Yan. Dalawa yung live ko. Hindi kasi recorded yung isa eh. Nag-vlog na si Abian. Ano ko yun? Nag-vlog-vlog na kasi ako eh. Pag may time yun, ni-edit-edit ko ate. Pag di ako makatulog ba? Para may remembrance din ako sa ano. Pag alis-alis ko. Ang Marshall ate. Nadlock sa namalamot. Oh, grabe man. Ga, kung bukal kayo sa Marshall, kaya hindi tapili pa ba yan? Si DJ, kaya tapos kids tao. Nga pila yung ano, ilan mga tentative ate? Mga... Damo, damo. Sila mo kayo, bisan sa akon nga mga puta mo, nagkakulungin yung nag-message. Pero pinaforward ko, pero dilit. Kaya ang ticket, supporter ng candidates mo, ilan yung dapat nila eh, ano? Wala. Wala. Sino kung ilan lang yung mapapanood, pero meron na nang nakakuha ng 40 plus eh. Ah. Oh, isang sa isang tao? Oo. Galing naman. Kasi may award sila ng ganun. Ah, kung sino mas maraming na. Oh, wow. Kasi parang halos kaibigan yata, marami siyang kaibigan kaya. Supporter niya. Hindi ka bumasi sa online, let's say for example, sa kasi picture nila, hindi ka nag-ano, bumasi doon. Sa online kasi, Diyos ko, sasakit na naman ang ulo ko sa kakatali. Oo, yun lang. Kasi uso kasi ngayon mga pageant, ano mga paligsahan, halos ano eh, may Facebook talaga yan. Oo, yung hard. Oo, okay kayo mga share or mga reaction na ganito. Hindi na binabasa yan yung performance, ah, Facebook na lang. Ay, ayaw ko lang ganun. Kaya nga, oo. Apat. Ay, yung info ng judges, wala mo. Hindi mo napasa sa akin. Ay, nandun na. Oo. I-finalize na lang natin bukas. May bibigay ako sa'yo na yung, ano, yung program. Lapit na, ano ko na, na print ko na. Ibibigay ko na lang sa inyo. Mga sige. Pero, may printer ka doon? May ilang kopya? Complete na yung details doon. Yung bibliography ng judges, meron na. Bala na yung mga dancer nito. Kasi yung boses ko, hindi ako makakanta pag ganito yung boses ko. Pwede ka naman magpatawa-tawa. O, oh, try ko na lang. Kung, kasi bawat category mo, ilang kasi minutes na yung space mo. Tapos i-midline. Jir-jir-ti, ate? Ha? Jir-jir-ti? Ginger? Ah, ginger? Akala ko jir-jir-ti. Baka pwede nga pag jir-jir-ti. Kamot sa langaw. Gusto mo? Ano ba yung meron doon? Oh? Ano kami doon? Jir-jir? Jir-jir na yun, no? Oh. Gusto ka, pili ka lang doon. Oh, mayroong online, mayroong per hour. Online? Jir-jirin mo sa online? Hindi, online ka magbook. Ah, ganun. Ah, tapos magkita kayo doon. Sabihin mo kung saan kayo makikita mo, telehatid ng mga mamasak nila. Ah. Kaya kung hindi ano dito, social yung mga... Galing nga, online na rin pati pokpok ha. Deliver? Ah, ganun. Grabe. Pero ano yun mga ibang lahi? Pinoy? Mas marami dito yung Pinoy. Ay, ganun. Pangalawa yung, ano, yung Vietnamese. Yung ibig sabihin yung mga Pinay dito na nagtatrabaho or no vacation, ganun siguro yung purpose, no? Hindi ka naman basta-basta. Hindi ka naman basta-basta. Yung legal dito. Ah, legal naman kasi yan, no? Oo. Every 2 months, may injection sila. Ah,
Okay, legal. Pagkatapos hindi mo makikita yun sa labas, nasa loob sila, tapos kung sa loob. Sino yung nakabooking sa online, hindi ipapadala ng pinaka-manager nila sa kung saan. Legal dito kasi. Legal. So, ibig sabihin yung mga Pinay doon sa Pilipinas na gusto mag-apply ng ganyan, kailangan may beauty. Ah, may beauty. Maria, kasi makikita sa online meeting. Parang itsura nito si Angela. 18 to 26 yata. 18 to 26 lang? 26. Oh, 18 to 26 lang pala. Si Ate mo Maris, hindi daw marinig yung sis ko. Ah, hindi marinig? Ay. Oh, shout out daw si Ate Maris. Mamaya na yung ano, may dala na lalaki, may pinadala na lalaki si Ate Maris. Mamaya Ate Ate, yun na lang. Kaya pala pala yung tanong kung nandito na siya. Receive na yung panbisal mo, salamat. Yan na lang ano. Ah, yan pala. Pero saan sila nag-apply? Sa may Pilipinas? Oo, sa Pilipinas. Tapos may mga training din sila. May training. Training. Pilipinas ka lang mo. Ay, galing ano? Tapos every 6 months lang yan sila, Jay. Tapos uwi na naman siya? Oo, tapos uwi. Tapos bago naman sila pumunta, marami silang mga medical na kailangan. Oo. Kailangan healthy sila, healthy. Walang sakit. Tapos mabalik may sakit. hindi naman sila basta-basta pinapagkasi. Pag once nga na pa-renew yung kailangan may support. Pero pag dito na may mga holder o kaya mga ano, alam kasi dito na estricto sa medical, kaya alam nilang walang mga sakit. Safe. Pero kung mga parent yung nag-ano sa kanila, nire-request talaga yung support. Hindi sila basta-basta ipagamit na walang gano'n. Pag ang dinig ko kasi sabi nila pag once na parent, pinapawalan yung ano. Kondom? Abunganga. Ayun on. Kumbaga kailangan may support talagang nalagay. Hindi basta lang support. Basta yung may legal dito, hindi nila basta-basta na tinuturang yung parang ano. Hindi, tinuturin din silang mga professional na mga ano nila, na mga handler nila. Nga lang limit niya talaga hanggang 26 lang talaga ate, no? Oo. Adi, si Angela, ano pa naman yun eh. Kilala mo si Angela? 32 pa lang yun, pero... pero, oo... Adi, sabihin mo kay Angela. Birhen pa yun, birhen pa. Saan, sa puwet? Sa puwet. Ayan. Makikita mo yung site nila, Diyos ko, ang gaganda, kala ko. Pero okay lang kung talagang sa personal... Nagpumunta sa'yo, pag dumating sa'yo, ganun din talaga yung mukha. Alam mo, nakambango-bango talaga nila. Oh? Ano kaya? Baka umiinom sila ng... Yung mga picture nila sa online, walang mga make-up. Ah, natural. Ay, ang bango talaga nila. Ah, mabango. Baka iniinom nila perfume. Ayun ko, baka. Padalong dun. Oh, ganun siguro. Siyempre, yung amoy ng katawan kasi nanggagaling sa ano yan eh. Mga artista pag... Kinakain. Magaganda. Saka sila lumabas, saka sila minimigapan. Ah. Wala. May mga make-up artist talaga sila bago lumabas, no? Oo, ganyan. Pero... Tapos may service sila, ha? Aba, service antayin pa sa labas, ganyan. Oo, atin, sundo sila. O, di mahal pala yun. Mahal lang. Ay, magkano, te, kunyari, isang oras. Hindi, ate, isang oras. Pag sabihin, isang oras. Oo, isang oras. Mayroon kung maabot ng 500, depende. 500... Sindalar. Ay, magkano na sa peso, no? Ay, naku, mga 20 na. Mga 20 na, 20 sa peso, isang oras lang yun, ha? Oo. Isang oras. Pero sa isang oras na yon, kahit ilang beses ka na natapos, okay lang. Basta isang oras talaga. So kailangan talaga. Basta isang oras. Pero pag sabihin mong isang paputok lang. Isang putok lang. Parang alam ko may fissure rin ang putok. Ay, ambot. May mga nakalagay. Magkano yung presyo. Ganun pala yun. Babae, online na. Pero matagal yun sa kanila na online. Kaya na yung mga sagilang dyan dati, yung sa gilid ng kalsada, yung mga bar dyan. Yung mga pick-up girl nila, hinahuli kaya yun. Kasi bawal yun eh. Pero hindi kasi sila legal eh. Hindi legal yun. Mga tungkok talaga na... Mag-check sa kukaroon. Kahit sino lang,
$5, papayag na lang sila. Oh? Ay, ganun. Ah, meron din ganyan dito? Katsalob mo. Ngayon, wala na. Ah. Huli kayo, kawawa din kayo. Ngayon, huli na siya na, hinuli na. Wala na ngayon. Wala na, wala na. Dati, marami na. Sa, ano, sa kumayon, wala na. Kahit pang kape-kape, no? Oo. Pwede na? Nga, yung mga kagaya nila, oh. Pinaparahan yan. Oo. Ah. Kaya masabihin, no, kahit 10-20, kahit dito lang sa loob. Ah, ganun. Papaligayahin kita, yung parang ganun. Ah. Wa, hindi naman madudumi yung mga yun. Pag ganun. Sigurado madumi. Oo. Yung mga nakabantay-bantay lang yung sa labas. Kaya nahuli sila kaya nanay. Wala sila mga nais. Baka yun yung sa Cubao kanina nakita ko. Sa ako sa Cubao doon sa Pinas, ay grabe pa rin. Tapos yung sa mga bar dito, hindi sila pwedeng lumabas na sumama sa customer. Oo. Hindi sila alam. Diyan lang. Bar lang sila. Pero sa bar may pwede sila check-inan dyan, di ba? Hindi. Ganun. Ah, wala din? Ano lang sila, pagpunta talagang entertainer. Ah, ganoon. Oo. Hindi mo pwede ilabas. Hindi sila pwede ilabas. Pero kung mayroon siyang customer na gusto niya at saka gusto rin siya, sa labas sila magkita, pwede. Out na sa trabaho. Oo, parang ganoon. Labas sa ano? Labas sa trabaho. Mm-hmm. Huwag lang mahuli ng may-ari ng pub. Mm-hmm. Ah, okay. Yun lang. Pinaka-contracta din yan sila. Siyempre, 6 months din yan, Mayan. Tapos minsan yung iba mayroong bar na ano lang sila, percentage lang sila sa mga nainom ng customer, kaya laklak nila ng laklak. Oo. Kaya kailangan ano, malakas ka uminom pag ganyan. Oo, para siyempre. Gusto ng mga manager dyan kasi malakas ang malaki ang kita nila. Oo. Oo. Malakas uminom yung babae. Eh, dapat yung hire nila dyan mga uhaw sa Pilipinas ng mga inumin. Alam mo yung mga parang hindi nakaano. Buhangan yung bunganga. Yung oo. Eh, hindi na lalasing talaga. Ihi lang ihi na lalabas yung alak. Mayroong ganun eh. Oo, oh, mayroong ganun. Iwan ko ba? Sabi ko pa parang isang timba na yun, inom din na lasing. Ako lang makainom ako ng isang buti ng, ano, ng San Miklay. Ay, naku, umiikot ng mundo ko. Oo, ako din. Kahit isa lang. Basta wala talaga kondisyon. Pati yung katawan ko. Pa yan, ha? Pero nahihilo ako. Pero pang niloko ako ng asawa ko, isang litro na ganun. Oo, gusto nyo. Yung pirador. Oh, grabe mo imperador. Oh, yun ang hindi ko sakit yun, te. Naubos ko yung isang litro ng imperador, tapos bihon pa yung... Pulutan mo? Pulutan. Diyos, pulutan sa ako. Oh, my God. Ano pa katapon? Timba. Grabe. Tapos digay mo rin, sinuka mo rin. Ay, tapos nako. Tapos nagwawala ako. Pero paglasing ka pala, pag nagwawala ka, pag kinabukasan, maalala mo lahat ng mga pinagsasabi mo, no? Ah, malalam mo din. Malalam mo eh. Sabi nila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Malalaman nila yan. Walang hindi ko alam yung nangyari. Ganun. Hindi ako pag naglalasing ako. Ganun din pa yung parang ihi ng ihi. Kasi suka ako ng suka. Tapos nung nagsusuka ako, yung anak ko pag... Si Ate Yusol, hindi ito nalalasing si Ate Yusol eh. Ate Yusol, I miss you. Tagay na tayo. Dara, dali. Break time. Break time mo siguro. Alauna. Mabuti nga ka mo ate, ano eh, bawal sa akin yung inom. Ay, kasi nga, uric acid mo taas sa akin kasi pag inom talaga ako, yari. Mahirap na pag uric acid mo, oo. Nabutas yung mga salamat. Oo, talaga. Oo. Pag sinuot mo, pag sinuot mo, pag hindi, yung ano, talagang as in, nagpapataas yung uric acid mo. Mm-hmm. Mabilis mag ano. Yung kasi yung sa ihi mo yun eh. Oo. Nagaano siya. Oo. Eh, mga babaeng matataas din yung uric acid, ganun din eh. Oo, ganun. Oo, yung mga... Ganun, mataas, pero ah. Na-maintain ko yung ano, kasi oo. May binigay na yung parang i-blend yung ano yung fruits na i-blend mo, tapos yun yung inumin mo. Maganda yun. Kasi yung... Mataas din yung blood sugar ko. Yung ginagawa ko, yung siliri at saka yung ano, yung green apple. Nakontra talaga ako ni Ate Isol. Agatin kita ate. Pinukoy nga ako ni Ate Isol.
Gerger. Tapos diretso sa ano? Sa inom-inom, tapos sa uric acid. Mm. Yan yada yung guys, sabi daw nila, pag merong uric acid, mataas yung uric acid, may mga goutritis yung isang babae. Malalaman yan pag yung panty ninyo, butas. Butas, oo. Kasi, maliliit yan, may lumalabas yun ng particles. Nabubutas. Oo. Matapang uric acid. Kaya dalawa yung posibleng labasan dyan eh. Sa dumi, at saka yung lumalabas din sa babae. Pero sa pamakaramihan, ihi talaga. Oo, yung sa lalaki, nung napansin kong mataas yung uric acid ko ate, nag-ano siya, nagbubula yung ihi ko. Tapos siya... Oo, nagbubula. Kaya iniwasan ko talaga yung alcohol eh. Nagbubula ate, tapos yung... Nung one time, naligo ako. Ito, ano to, para sa analysis na rin ng iba. Pero nung umihi, pag-ihi ko, may ano, parang may, hindi dugo ate. Ano talaga siya, parang style na asin, style na lumabas sa ari ko. Oo, totoo nga talaga. Lumabas siya ate, lumabas. Lumabas siya. Parang asin? O siguro, ganun nga ate, nay. At parang asukal siya na ano, na makapal-kapal, na malaking bilog-bilog. Sa akin, oo. Siguro yun ang ano na may karoon ka ng bato kung di makalabas. Oo, kaya nga. Oh. Tubig ako ng tubig noon nung nakita ko, ala, ito. Sabi kong ganun. Uric acid nga. Sabi natin nararamdaman ko, ano yun, yung sabi ko, na bumutas yung salawal ko. Tapos every ligo ko, hindi nilalaban ko na kasi pag nilagay mo. Pag tumagal. Mahirap tanggalin. Mabubutas? Oo. Kasi tatagal yun, ibrasyan mo siya siyempre. O ibabad mo siya, lagyan mo siya ng kung ano-ano. Pag nilabahan mo, parang, sabi mo, bakit yung tela nito? Bakit oo. Bago pa to, yung parang ganun. Bago, oo. Pero ipunayitin mo yung sa taas niya, hindi, yung doon lang yung subside na sinutan. Nang dahil doon sa uric acid na lumabas sa'yo, pumunta sa panty. Pero pag gumamit ka naman kasi ng pads, hindi naman maganda. Uh-huh. Oo. Kaya iwas talaga ako sa mga ano ng uric acid. Kahit ipri-ihi mo, magpugas ka ganun pa rin. Oo. Kasi yung singaw yung kasi yung uric acid kasi ate yung gout, pag inuman mo siya ng inom ng gamot, mabuti tayo, hindi ka nag-maintenance ng gamot sa uric acid mo. Mayroon ako dati. Oo. Bumalik sa normal ako dahil mayroon ako dati. Oo. Years ko kayang ininom yun. Mm-mm. Ako, mayroon din akong gamot para sa maintenance ko. Mayroon din akong gamot para sa once na umatake. Pero iniwasan ko inumin talaga yung umatake na yan para sa utake. Kasi, ano sa ate? Sabi ko, pagramdam ko, kidney ko i-atakihin ito. Oo, sa akin kasi, inano ko yun. Kasi mataas? Yun? Ano siya ate, 82 pesos yung isa niyan. Pag ininom ko, kahit anong sakit na ramdaman ko, wala akong ramdaman. Oo. Tapos, wala kang maramdaman na sakit. Nun, kasi sa, dahil sa uric acid ko, kasi karamihan ng ano, ng anti ko, puro kami may mga bato. Namatay ko ng pesa kagano. Puro may bato. Kaya takot ako. Takot oh. Kasi pag, pagkaroon ka ng bato talaga, ayun ako. Mahirap. May bato sa atay dati. Nakatakot nung inom ka ng inom ng gamot. Oo. Kaya nung matagal kong hindi na inom yun. Pero nung baon ko yung katsaan ako pumunta ate. Oo. Tulad dito ngayon. Nung sa Macau, maga talaga pa ako nun eh. Talagang kung hindi walang gamot na yun, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo sigaan. Kasi lalag natin ka nun. Pero kaya ko kasi ininuman ko siya ng gamot. Kailangan nga lang kumain ka muna bago inumin. Manapatapang, napakatapang. Hindi yung nabibigay basta-basta yung mercury na nyo sa Pilipinas eh. Kasi atakihin ka talaga sa ano, sa kidney. Kaya yun, as long as sabi ko, kaya ko di ko ininuman. Kaya nga man, uric acid ka. Sa akin, sama pa yun dati, Jill, kasi blood sugar ko mataas din. Oo, ayun lang. Kasi ko pag komplikado na lahat. Kaya nga sabi ng doktor, kailangan kong dati, grabe, nag-yoga ako dati. Oo. Hindi para maging sexy, para at least healthy yung
Healthy yung katawan, oo. Mm-hmm. Kasi grabe yung blood sugar ko dati. Pero exercise talaga ate, unang-una dyan yung ano. Oo. Nag-yoga ako, early in the morning, nagigising ako. Tapos kailangan yung tulog mo sa gabi. Exacto na yan, 6 hours. Wow. Dito na all tayo ulit? Parang kailan lang dito lang ako, tapos dito na naman ako ngayon. Parang bahay ko na to, ha? Guys, dito na naman ako sa hotel ko nakaraan. Two weeks ago dito ako sa Singapore. So ngayon babalik. Bumalik na naman ako dito naman ako ulit. Ay, sorry. Pero yung venue natin bukas ate, dyan lang sa kabila. Ah, oh, sige. Ay, saan yung laptop ko? Ay, dyan, sorry. Ay, sarado mo. Ay, sige. Hala. Warat na. Hindi, dinoblay ko naman talaga yun ate. Sabi ko ano. Dito na naman ako. Ano sabihin? Sabihin na naman ito ng ano dyan. Ng information. Opo, na-print ko siya. Sino? Ay, ito na pala si Ate Baby. Kita mo? Ayan o. Passport. Andyan yan ate. So, una ka pala ate. Wala. May passport ko na yan. Passport mo at saka yung booking. Passport. Ito siguro ting. Dito yung ting. Ayun. Ayun yung passport mo. Andyan yung passport ko. Program. Ayun. Ayun yata. Thank you. Dito na naman ako. Stress pa ate talaga ate. Baka parehas pa rin yung room ko nung nakaraan. Baka parehas pa rin yung room ko nito. Iba na yun no? Pero 4 days pala ako no? 4 days pala ako. Monday ka na pabalik? Monday ng gabi na. Hindi ah, tanghali. Out ko. Alas 2 Ay di man kahit alis ako dito ng mga 11. Ay anong oras yung out ko dito? Anytime. Oh, mamaya out na ako. Wala ma. Hala. Okay na siguro. Andiyan yung program sa likod eh. Kapag nag-ano ko eh. Pwede na daw ngayon? Pwede na daw. Aba? Ang level ano to? Level 4 ang number 445. 445. Fourth floor. Ay baka. Ay teka lang, live pala ako. Nasabi ko yung ano. Live pala ako, sabi ko. Nasabi ko na yung number.